morning, ladies and gentlemen. We're very happy to have with us the Chief of the Philippine National Police, Police Director General Ronald M. De La Rosa. Ladies and gentlemen, good morning. Good morning, sir. More than 400 recovered motor vehicles from rent Sangla scam by Highway Patrol Group operatives. Philippine National Police Highway Patrol Group operatives recovered in separate operations over 400 motor vehicles belonging to various persons by members of a syndicate involved in a large-scale investment scam or so-called rent Sangla scam. Since February 10, 2017 until yesterday, more than 400 of the motor vehicles have been seized by members of HPG. Based on intelligence information, there are more or less 1,800 motor vehicles listed to be involved in the scheme. Investigation showed that the owners of the vehicles, mostly sports utility vehicle with year models 2016 and 2017, were duped by sweet-talking members of the syndicate into renting their vehicles to them. The monthly rental fee will depend on the type of the vehicle and their year model. The suspects, according to usually spot a vehicle owner who has a problem on paying his her monthly amortization. Using their convincing power, the syndicate will sweet-talk owner of the SUV into believing that they can enter into a contract with rent-a-car companies or either Uber or Grab in exchange for regular monthly income ranging from 10,000 pesos to 50,000 pesos. They are using the vehicles they got from their first victim as a collateral, although unknown to the second victim, the vehicle he or she will be getting comes from a dubious source. The vehicles were mostly Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuners, Toyota Innova, and Toyota Vios, all 2016 or 2017 models. The SUVs are sedans recovered were brought to the Pinpitch PG headquarters in Camp Krami. The rest of the recovered motor vehicles were impounded at PRO 4A headquarters in Camp Vicente Lane in Laguna. Kasi hindi na magkasya dito. Masyadong marami. Puro-puro na yung Krami. HPG will track down the people behind these nefarious activities and further encourages the victims to report the incident at once to the Highway Patrol Group for proper disposition. Cases of large-scale stafa were filed against the suspects with the DOJ. Ito yung mga suspects. Yan na. Ito yung mga suspects. Membro ng sindikato. Ito yung pinaka-leader. Leader nila. Ito yung mga mastermind, bali. Marami sila under them. Marami silang mga ahente na umiikot at nagsisuito sa mga car owners. Itong lalaki na ito, nahuli na daw ito. Binyan. Nakakulong yan. Nakulong. So, ito yung mga membro. Baka, namit na ito sa mga tao na ito. Present niya ngayon, kinakasawa na ito sila. Hindi tayo natin nalabas yung warrant of arrest para mahuli sila. And, nandun sila, meron na tayong alert order? Lookout bulletin sa BID, para sa BI, para mapigilan sila kung makalabas sa itong bansa. Good morning. Good morning. So, yung, meron report na from Luzon, Visayas, meron pang dalang basa ng informasyon sa Luzon.
Actually, nagtawiran na yung iba, no? Kaya inaano natin itong presidiso at matulungan natin sila. Huwag silang matakot. Ano, nagtawiran na ng Marinduque ang iba, nasa Mindanao na, nasa Visayas. So, hindi natin sila na huwag kayong matakot at gumagawa tayo para matulungan kayo. Lalo yung mga first victim po, mga first victim. Next, it will be healthy that Atuelan from BCL. Sir, yung mga kalesin mo ngayon? Yung isa mo yung muna yung kwan, mastermind, muna na isa na ulit, yung lalaki. Ito, ito. Presently, nagkulong ito sa Binyan. Binyan Police Station, Laguna. Sir, yung mga marketing ng kagali ng mga polisyo? Meron. Nasang lahat. So, this time, police ang biktima. Kala ninyo po, palagi lang police na may biktima. Police na yun lang na biktima. Oh, marami daw, marami. Nag-loan. Nag-loan ang sakit. Next from ULTV, Grace Cassie. Guys, pala. So, gano'n pala yung sindikato nila? And then, gano'n pala yung money ang ito? Malaki ito. Ano, matagal na tong modus operandi nito. So mahirap talagang kalkalin, Only then nung may mga nag-operate na mga biktima, nalalaman natin 'to. Since 2007 pa 'to nag-uumpisa sila up to now. So na-perfect nila yung eskema, kaya yung mga operatibo natin nahihirapan. In fact, may mga operation na kami noon, flagging down these motor vehicles, but nakakapag-present sila ng mga dokumentong magaganda, no? Kaya nahirapan, up to such time, ma-dictin natin deeper, kaya nakita lang, and of course, the operation ng mga naging biktima. Kaya ito po, actually, based on the intelligence report, may hahanapin pa tayong, we already have almost 600 cover, to include other agencies, so may hahanapin pa tayong almost 900 na mga motor vehicles. Opo, kaya nga po ito, para mapaalala natin yung mga naging biktima, i-surrender nyo sa nearest authority po sa inyong area para matulungan po kayo kung anong dapat gawin. Next. Sino ang nabugado ang ito? Lawyer na Highway Patrol. Lawyer na Highway Patrol. Hindi ba ito, Juan? Hindi ba ito mag-qualify as economic sabotage? Itong sindikato na ito, yung ginawa nila, hindi ba ito economic sabotage? Large scale na ito eh, large scale. Yes sir, large scale pa po. Large scale pa pa, hindi economic sabotage. Pwede po siya i-qualify sir dahil bilyon na itong loan na... Bilyon o bilyon? Yes sir, pwede po. Pag-aralan ninyo ha? Yes sir. Bilyon po, bilyon. Bilyon. Next, welfare, sir. Sir, obviously, malaking sindikato. And then, yung mga, may mga biktima na alam na nila na sindikato, itong pinapasa nila. Meron din ba silang kananagutan ng IT? Kasi, alam nila sindikato yung pinapasa nila. Ito po, paalala lang doon sa mga sinasanglaan. Meron po tayong law dyan, yung 1612, yung sinasabi natin anti-fencing. Pag alam niyong medyo mura, question ninyo, alamin niyo po ang status ng motor vehicle. Yung po sinasabi natin naman ng mga willing victims, huwag po kayong maging willing victims. Kaya lang sa mura yon at pipita rin kayo, meron po kayong pananagutan dyan pag ganyan ang mangyari. Dahil meron po tayong law, yung PD1612, yung anti-fencing. Kasi dapat po, as a buyer, alamin natin ang ating binibili na talagang nasa maayos sa papel. Next, Jeff Paparas, Digital. So ito, pinag-aralan namin, binubusisin namin ang mga dokumento. Ang nakita namin, ang may chance dito yung mga first victim, yung mga direct na kausap ng bangko, tsaka yung nalur ng sindikato. So, since talagang victim na sila, na lumabas sila ng pera, we are coordinating, nag-coordinate kami sa mga lending institutions, the banks and the lending companies to give moratorium to these people. Although we can say na pwede silang maging sa violation of mortgage law, but since they are victim, if the bank can give them that moratorium, like one, if they can
if they're still capable of paying the amortization, ipatuloy nila yung pagbabayad. But if they are no longer capable of paying the amortization, the second option we are giving them, and we are asking the lending institution, is for them to surrender the unit to the concerned bank or lending. Yes, of course. Ako po si Ginoong Edgardo Cruz, nasa Del Depos, Bulacan. Biktima po ng renta car sa lak. Meron po akong tatlong sasakyan at yung pong aking dalawa ay missing pa, isang Montero Sport at saka isang Toyota Vios. Yung isa pong Toyota Vios po ay nandito po sa akin ito. Paano sir yung sinabi sa inyo? Ang nagsimula po yan doon sa Grab. Dahil po nagkaroon ng paghina yung Grab noon, ay nagkaroon po ng assume balance. So nagsimula po yung mga ahente. Nung nagsimula po ang mga ahente, ay nagkaroon po ng parang naging mas na po eh. Kasi lahat halos nagbigay. Eh, hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng parang na-addict yung tao doon sa sistema. So ang nangyari, ganun po nagsimula. Hanggang sinasabi po sa amin, at mismong nakausap ko po si Rafaela nung Rafaela Asunciano. Nakausap ko po ito personal sa McDonald's sa may San Pedro, Laguna. At nagkaroon po ako ng katanungan sa kanya kung gano'n po katagal yung kanyang hanap buhay. At ang sinabi po sa akin ay meron na po siyang humigit kumulang sa 4 na taon. At ang sabi po, at tanong nga po ako sa kanya, humihingi ako ng kontrata sa kanya at ang sabi to follow. Dahil ang sabi sa amin ay ipaparenta sa mga kumpanya sa Laguna at Cavite. At noong pagkaroon ng isang buwan ay nagpalo po kami ng kontrata at ang sabi niya, yung opisina ay moving. So ayusin po ulit yung aming kontrata. Hanggang sa buwan po ng November ay nakita ko na po na mayroong scam na pangyayari. Kaya po buwan ng unang linggo ng Disyembre ay aking ipinupull out na yung mga unit. Ang akin pong pagkakalam, lalo sa mga biktima, mula po nung ipasa po namin yung aming sasakyan, mula pa pala nung araw na yun, nawawala na. Kasi 3 buwan po yung kontratang ginagawa. Pagkatapos po, yung mga ehente mismo doon sa mga pinagsalaan, itinatransfer po ng walang, ng hindi alam ng mga leader na sindikato. Kaya po nakita ko po doon sa post ng aking Facebook, meron pong yung aking isang Toyota Vios eh nakalagay yung Ate Lydia pero wala namang nakadetail kung saan lugar. Kaya kami hanggang ngayon missing yung sa aming sasakyan. Yan po. Ang pinapangako po sa amin ang isang Montero ay 46,000 yung sa akin. Isang buwan. And then yung pong Toyota Vios 25 hanggang 27,000. Malaking ginhawa po dahil po ililes namin yung aming sulog tapos yung matitira yung sinusubi namin kaya pag pinagsama-sama namin yung tatlo okay na rin po sa kabubuhay namin. Buwan po ng Nobyembre 2016. Nagkakaroon na po kasi ng mga delay at saka po nagdudala rin po kasi ako dahil yung hinihingi ko kontrata ay wala silang maipresenta. Yung unang 2 buwan po mula nung ipasok ko. Kasi po nung meron pong nag-recover, nag-pull out sa amin, hindi po inaasahan na magkaroon ng resibo nung sanlaan na pinipirmahan ng ELA. So kaya po kaming mga tigas sa Del Deposo ay nagkaroon po ng panic. Ito po yung actual na binibigay na resibo ng ELA. Isang ID at saka pipirma sa likod. Pati yung porsyento paano. Tapos mayroon din dokumento na kung saan na kung may tama yung sasakyan ay sinechekan. Ako na cross out. At ito po yung resibo. Yung aming ORCR. Nakumbisip. At isa pa po. At pag-alaman po namin na ano po, kaya? Ano ba yun na wala po ako?
sa last number? Yung napagalaman po namin, yung dokumento ay hindi po, unang-una, nakihingi po ako ng notaryado ang dokumento dito po sa ating alak mo ibigay sa amin. Okay. Salamat. Next will be Isabella Montano from CNN. Trying to advise all the lending institutions, lalo na yung mga bangko, na dapat they must be wary about what is happening. Otherwise, kung hindi sila maalarma, the police will suspect that somebody from inside the bank is in connivance with the syndicate. Dahil isipin nyo, meron nga 16 na daw kasasakyan na naloan doon sa isang bangko. Then hindi mo lang naalarma ang bangko, hindi mo lang nag-report sa police. 16 pala. Eh kung yung 16 na yun, baka 2007 pa nag-start itong sindikato na ito. Over a period of time, imposible naman na nakakabayad palagi yung 16 na sasakyan na isang owner lang na biktima sa sindikato na ito. Eh baka mayroong tagaloob ng bangko na pinagtatakpan itong pangyayari. Kaya we will conduct a very comprehensive investigation dito para ma-uncover lahat ng mga posibleng involved sa sindikato na ito. Meron ba taga-bangko dito? Meron ba sa tip ng bangko? Wala taga-bangko? Again, hindi tayo nag-aakusa. We are just trying to put the whole picture together para malaman talaga natin. Ano yung Toyota? Toyota Financing. Meron daw? Toyota Financing. Okay, sige, go ahead. Next question. Next will be Isabella Montano. Good morning, Chief. Can you hear me? Ilan po talaga ang nag-file ng complaint so far? Updated numbers po. As of now, meron tayong mga 200 complainants. At may mga padating pa kaming ano, since nalalaman na rin nila through our ano mga publications natin na kukumbinsin na sila mag-surrender at mag-cooperate. So kagaya ng sinabi ko po kanina, may tinatarget tayong 1,800 motor vehicles. So from the different agencies, siguro nakaka-recover na ng mga almost 900. Marami pa po mga nasa 800 pa ang ating ano, something 800 something. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Alejandro Marcos, taga Palapala, San Ildefonso, Bulacan. Unang-una ho, nagpapasalamat kami kay General Ronald De La Rosa at kahit maliit lang kami eh, nagbigyan kami. At ang superintendent sa Camp Vicente Lim. Kasi ho, unang-una naawa na rin ho ko sa misis ko kasi halos 2 linggo na ho kami pabalik-balik doon. Ang totoo ho, nung una maayos ang ano sa amin nung Rafaela. Ang nakasira ho sa amin, kasi taon na ho yung unang naming mga sasakyan. Yun ho, isang taon nung mahigit kaming maayos na nababayaran nung Rafaela. Ngayon ho, de yung ahenteng taga amin, naghingi na mga bagong sasakyan sa amin, doon pala ipinasok sa iba. Yun ho, nakalagay na litrato dito, ito. Ito ho yung nakasira sa amin. Noong nagbayad yung Eleanor na yan ng unang buwan, doon sa mga bagong Montero, ano ho, hindi na kami isang buwan palang binayaran ng maayos. Kasi kaya naman namin tinatanggap, oras na kunin sa amin yung sasakyan sa harapan namin, sa garahe namin, binabayaran na ho kami. Tapos di pagkabayad, pagkaraan ho nung 1 month na yon, hindi na pala nagbayad yon. Hindi sinabi sa amin nung ahente namin, at ang ginagawa niya, yung pinabayad ng Rafaela na maayos magbayad, pinaghahati-hati niya. Kaya nag-delay kami ngayon. Nagpunta ngayon kami doon sa Rafaela, kinausap namin ito. Ang sabi niya, hindi ako nadi-delay. Tapos nag-ano ng memo na hindi lalagpas ng 15 days, binigyan pa kami yung bayad namin. Dahil ngayon, naayos namin. Nung pagkaraan ho ng ano na yon, medyo nagduda na ako, kaya na-recover ko na agad yung isang sasakyan ko. Kinukuha ko na lahat yung aming iba, hindi na hon makuha. Tapos kaya ho, ang problema namin malaki, yung napunta dito, sa Ella na to, hindi niya maituro kung saan kami kasi hindi niya namin siya makita. Ito, advice ko lang sa inyo,
huwag ka masyado maniwala dito. Ano, alam ninyo, baka may nilalaro ka lang. Magmamalinis ito para ito ipipindown mo. Eh, sindikato ito eh. Sindikato yan. Masyado kang dinibilisahan mo ito, ito diriin mo. For all you know, isang grupo lang yan. Ito yung sweet talk, ito yung sour talk, bitter talk. Chief, ang ipapakiusap po sana namin, sana yung sasakyan namin ang balita namin eh, kung hindi chinyap-chap, pwede nila sa gawing kabilang dagat. At marami po dyan, puro taga sa amin, ganun, yung mga 31 units po ang puro Montero. Kami po yung, ano, yung iba na sa HPG na po namin, lahat doon sa inyo, saka sa 10BI. Doon lang po, yun lang po, at marami po salamat sa tulong sa amin. Salamat. Next sir will be Alfred Talisan. Morning sir. Yung mga first victims lumalabas, masusuli yung mga sasakyan nila sa mga yung mga first victims. Yung mga second victims malamang hindi masuli at magkakaso pa sila ng anti-fencing. Is that correct sir? Most likely talaga, dahil sa kanila nag-recover yung posisyon ng sasakyan eh. Sila yung posisyon ng sasakyan na nawawala. So, layabol sila ng defensive. Ang defensive no. Pero yung nag-voluntary surrender, hahanapan na paraan ng patrol na, tingnan natin, hanapan natin ng pinaka-humane approach itong problema na ito dahil lahat ito nagiging biktima. Biktima. So hanapan natin po na. Kaya nga sabi ng Roy Patrol, as far as the first victim, yung initial talaga na owner ng sasakyan, kakausapin nila yung mga bangko, mga lending institutions, na baka pwedeng ibalik muna sa kanilang sasakyan kung capable pa sila magbayad noong monthly. Pero kung hindi na, depende yan. Usapan niya ng bangko at saka yung pulis. Makikiusap. On the part naman, tulong. Bali, tulong doon sa nagiging biktima. Sir, nasa lang. Andali lang, ha? Sige. Sir, I understand, pero kung mga law enforcers, pati mga pulis na second victim sila? Yes. Kakasuhan din po ba sila? Second victim? Hindi, sila first victim. Second. Mga second victim, ha? Merong first, merong second. So, merong first, merong second. Yung pero sinurrender na voluntarily. Yung nagkabulabuga na, surrender nila. So, hanapan ng kanya, ng Ahoy Patrol, kung paano matulungan. Wala tayong pinipili, policeman sila o civilian. Basta nagiging biktima sila, tutulungan natin. Tutulungan natin. Pero doon sa mga police na naging biktima, ang masasabi ko lang, yun na nga, nasisilaw sila sa magandang yung pera na naman na sabing maganda ito. Nasi-sweet talk sila. Ewan ko bakit na-sweet talk yung pulis. Tao pa rin lang. Tao pa rin yung pulis kahit papaano. Na-sweet talk pa rin. Next will be Rhea Mamure. Good morning po. Yung NPI Tagaytay, naka-recover na 300 na vehicle. And then ang gusto nilang mangyari, parang yung mga nagsanla, yung mga may-ari, bayaran mo na rin silang daan nila. Ano po ba yung proseso para maklaim na yung sakyan? Ano NPI? NPI. National Bureau of Investigation. Paano na? May naka-recover sila ng 300 vehicle. Okay. Ayaw nilang i-turn over sa PNP-HPG. Kaya gusto nilang mangyari, parang bayaran muna nung may-ari yung nagsanglaan na. Pinagbabayad yung first victim. Awan ko, they are not, hindi naman sila under sa amin. I cannot explain for them. Let them explain their actions. I don't know. Mayroon naman kung mag-speculate ako, pamaya, magkakaroon na namang hindi magandang pag-uunawaan dahil dyan sa ginawa nila, but I cannot explain for them. Let them explain for their actions. The proseso mo, proseso. Explain mo yung proseso. So ang pinaka-importante dito is the undertaking between the bank or the lending institution tsaka yung first victim o yung victim, ano. Yung bank, if they will allow the victims to continue, kasi may mga, baka may mga, ano na yun, lumaki na yung encumbrance nila, but if the bank will allow them to continue, make a moratorium, gawa nila ng panibagong, ano yun, hindi ko alam yung mga termino dyan sa bank, ano. So,
pwede yon, ano, itutuloy na lang nila. So we will release the motor vehicle to the first victim with the undertaking between the bank and the owner, whatever condition they have. But, pero kung yung victim, first victim, ay hindi na talaga capable magbayad, inano namin na isurrender na lang nila. Kasi mahirap mag-possess ng ganong sasakyan na mapananagutan nila yan. Last question, sir, will be from Marisa Tayo. Ilan po, follow-up lang po regarding doon sa NBI dahil po ako po yung aktual na isa po sa nakapag-meeting noong Monday po, pagitan po ng alas 4, alas 5 ng hapon, February 13. Na nung dumating po kami doon ay nagulat kami at marami naka-inbound na sasakyan. At mayroon po kami dalawang grupo, yung first victim at saka yung second victim na napagsalaan. So ang una, ang ginawa ng NBI Tagaytay ay minuting po ang mga napagsalaan at ang sinabi nila, huwag niyong ibibigay yung inyong sasakyan at bayaan mo silang mag-complete yung mga owner para mapag-usapan. And then after po, nakita po namin medyo bias po yata dahil ang ginawa po sa amin, minuting kami sa isang kwarto at ang sinabi sa amin, mag-file kami ng complaint. Ang problema po niyan ay naghahanap kami ng complaint sheet para i-reklamo yung aming nawawalan sasakyan ay hindi po kami pinayagang mag-file. Kaya po hanggang ngayon, ang alam ko po, wala, ewan ko po sa mga ibang mga kasama kong mga biktima kung meron na po kayong file. Kasi humahanap po kami ng inventory na kung sakaling po yung sasakyan ng biktima ay maayos na itinan over at merong nawala, at least alam po namin yung sistema. Dahil ngayon po, dati po nung pumunta kami noong Lunes, ang gate po ng NBI Tagaytay ay open. Ngayon po ay limited po kaming mga biktima. Hindi po namin pwede silipin ang sasakyan. Meron lang po silang kapirasong listahan na hindi naman po nakalagay yung confidential o nakalagay yung head letter ng NBI na titingnan lang namin dito yung aming mga listing ng mga sasakyan ng recovery. Anyway, to harmonize everything, according to Director of Highway Patrol, the DOJ has already created a special prosecution task force to handle itong lahat ng kaso na ito. So, huwag na yung one. Iba yung approach nila, iba yung approach sa Highway Patrol, huwag na yung i-compare-compare. Anyway, meron na tayong special prosecution task force na ginawang DOJ para isa na lang yung approach ng problema. Last question, sir, from Melissa Marimar. Okay, sir. Needed on record, how exactly is the modus happening? Paano exactly isinasagawa itong ganitong klase ng modus? So ang modus nito, ilulure yung victim ng itong sindikato yung pinakita kanina by offering them, one, is tutulungan silang makapag-loan, processing the papers, and even offering sa mga down payment, tutulungan sila sa down payment. So kahit sino po, in fact, mayroon nga dyan na tendera lang ng palengke, avail of this scheme na hindi niya alam na scheme pala to. Meron dyan fictitious, mambabalot lang pala when they found out just to come up with the motor vehicle. So, pag nakuha na yung motor vehicle from any financing institution, sasabihan uli yung biktima, dito mo yan sa akin para makabawi ka. Yung sindikato nagsasalita, dito mo yan sa akin kasi may rent a car tayo. Pwede nating makakatulong yan pagbayad mo ng amortization sa banko. So in the first 3 months, puro good. Nag-good luck na transaction between the bank and the through the payment in check of the syndicate of the supposed to be rent-a-car business doon sa biktima. So nag-good yun in the first 3 months. Then eventually, mawawala na yun. Yun yung sinasabi natin, yung mga ahente niya, sinasangla na. Nawawala na yung sasakyan. Exactly, will you be able to determine at least an advice? Pwede General Bato or General Guardiola? What advice can you give to those who are easily lured? Or of course, marami ang gusto magkaroon ng sasakyan. And ano ba ang pwede nating mga palatandaan, telltale signs, para hindi sila mabiktima ng ganitong mga motor? Okay, siyempre. Huwag tayong mabiktima nito. Basta malaking pera na pumapasok, maging questionable na yun sa atin.
Kagayanyan Retacar, the next scheme from there, nung sinasabing Papa Sangla, imagine 45,000 naman ang ino-offer. Ino-offer 45,000 naman, there should always be a question in our mind. Parati po tayo maging suspicious sa mga transaction natin. Huwag tayong madala kaagad sa mga malalakit. So from there, yun naman third victim, yung second victim, yung sinasanglaan. Yung sinasanglaan po, with an offer of 400,000, then a monthly interest of 10 to 15%, even to 20%, doon sila nahihikayat na isang lasa kanila yung motor vehicle. So, wag po tayong maging, kasi yung normal transaction naman, walang umaabot ng 15% or 20% na ganun sa mga sanglaan, di po ba? So, wag tayo kaagad madala dyan sa mga ganun, mga sweet talks na yan. Kasi ang papunta niyan is kalokohan din ang bagsak niyan po. Now, ladies and gentlemen, let us hear the closing statement. Basta ganito lang. Advice natin sa Juan, sa publiko, whether sa ngayon, ha, sa sitwasyon ngayon, whether mataas man or mababa yung pera na ino-offer, basta pagdating dyan sa sasakyan, huwag na kayong pumasok sa problema. Huwag na. Pasensya na doon sa matamaan na ibang legitimate na negosyante. Pero sa ngayon, I am more concerned doon sa mga magiging first victim. Huwag na kayong mag-enter dito sa ganitong offer, ganitong pakiusap. Mas maganda na walang problema. Huwag na kayong pumasok. Thank you very much. That ends our first briefing this morning.